naman ang claim mo? Thank you. Ako pala si ano, si Ray. Reynaldo Calungi. Just call me Ray. Yeah. Isa rin akong ano, ang nickname ko dua. Ang nickname ko dalawa. Mong. Ay, tatlo pala. Mong, Ray, saka yung isang ginagamit ko is Sorban. Yung Sorban, ang gamit ko yun sa ano, sa YouTube channel ko. So, Sorban. Sorban, pray ka. So, Sorban, pray ka. Yung Sorban, name ko yun sa YouTube. Yung Ray ka, combination ng name ko, Reynaldo Calungi. So, Sorban, pray ka. So, ang ano ko, graduate ako ng agriculture, this agricultural education sa Sibiswa, formerly Sisak. Ang major ko biochemistry, biology and chemistry. Where are the last ano batch na may major ng biochemistry? And after ng pag-aaral ko, hindi agad ako nakapasok sa teaching. So, nag-ano ako, 2 years, palamunin. 3 years palamunin. Ano yun? Kasi doon, nag-review ako for examination salit. Pero nag-work ako na ano, na mga part-time. So, nag-part-time akong security guard. Part-time to yun. Security guard ako. So, 2003, I decided na ano, mag-take ng eligibility na Napoltog. Pero, doon ako seniority eh. Nakapasa ako sa Napoltog. So, anong nangyari? Diretso na. Naging ano ako, nag-apply ako sa police, kaya naging police ako. So, ang anak ko, profession ko is police. As of now, ang rango ko is police chief master sergeant. Police chief master sergeant. Tama, PCMS. Formerly, ang tawag dyan, ano, is PO3. Ngayon, PCMS ako. So, yun. So, nandito kayo sa farm ko. Pumunta kayo. Halata. Diba? So, ang farm ko ito, dragon fruit. May dragon fruit ako. Tapos, hindi pa halata yung mga fruit bearing fruit ko dyan. Mga fruit bearing fruit ako dyan. Binibano. Calamansi. US lemon. Tapos, mulberry. May ano ka dyan. May sa avocado, meron lang ano, meron din ako dyan na rambutan, at meron din ako dyan isa MX3, ano yun? Mangustin. MX3 talaga. MX3, mabuti na lang, may MX3. Mangustin. Ayan ang ano, farm ko. Nasa 200 post ang farm ko. So, meron nga, nilakita ko yun, no? Pwede nang kainin yun, no? May bunga siya. Eh, may isa pala. Hindi ko nahiling yan. Sige, kunin mo. Wala, masiram yan. Kunin mo lang. Twist mo lang. Twist mo. Pakita mo sa kanya. So, yan. Sinar ko kayo merong isa. Kasi nag-harvest na ako yun, eh. Nag-harvest na ako, naka-thrice na? Thrice? Tama, thrice? More. Thrice na ako nag-harvest ngayon taon. So, yan. Meron pa naman dyan. Hindi pa hinag. So, yan ang ano, yun ang farm ko dito. Wala pa pang pangalan ko, parang kasing farm. Basta farm ko lang yun, no? Nag-start ako 2018.
2019 kasi 3 years mo. So 2019 nag-swap ako dito. 2019 kaya 3 years na yung ano, yung ano ko travel trip. So yan, yun pa. So yan. Ang expansion ko dyan, yan o. Pagpunta dyan, dyan may ano yan. Mag-expand ako dyan. Pero meron na kasi ako dyan nakalagay yung mga cross bearing kit mo. Tapos yun, yung back step niyan, Suntok, deconstructed at yung hindi lang. Ang ano dito, ang stand dito, ano to, parang recreational park. Ang purpose nito. Tapos yun doon, may kubo doon magagawin, kasi doon naman ilalagay yung mga manok. Manok. Country. Livestock. Ano lang, pre-range. Livestock. Wala pang laman, pero ano. Ah, meron pa lang yan, oh, mga pato. Rin yung sapato. Picking duck. Diba? Lemon, buko man. So, yan. So, ano, question nyo? May mga ilang katanungan lang naman po kami dito. Kasi, kung kaya ko intindi. Ano po, hindi po, how did the idea for your business come about? Actually, ano, nag-start ko nung, ano, aksidente lang eh. Aksidente. So, yung brother ko, mayroong biniling dragon fruit from vegan. So, nandun sa isang tabi nila, guy. Tapos, wala pa akong ka-idea. Tapos, sabi nung, ano, dragon fruit yan. Ay, kung saan yung dragon fruit, diba? Wala ka-idea eh. Namumukay yan, protas yan, sabi. Ginawa ko, inilipat ko sa rooftop, 2015, so, that year, ano pa lang, parang wala lang. So, nung, ano, first year niya, yung dragon fruit, nagbunga. Tapos nakita ko, gabi, yung pag-bloom ng flowers niya. Yung pag-bloom niya, maganda yung pag-bloom niya, parang, ang tawag sa flowers ng ano ng dragon fruit is queen of the night kasi maganda siyang tingnan pag ano pag gabi tapos ang laki ng bulaklak niya saka nagbo-bloom lang siya gabi from starting ano mga 7 o'clock hanggang 5 o'clock in the morning so pag 5 o'clock in the morning makikita mo sila wala ano na lang sila nag-tiklop na sa Bicol yun. So yun, nag-start doon. Tapos, mayroong bunga, nasubaybayan ko yun, almost 45 days. Noong unang natikman ko yung ano, yung dragon fruit, masarap pala. Masarap pala yung dragon fruit. Kasi mayroong nagkwento sa akin na, ano, hindi man masarap ang dragon fruit. Pero nung matikman ko yung dragon fruit, masarap. May ano, may problema din, di ba? So, yung kwento nila is sa kanila yun. So, yung kwento sa akin naman. So, noong ko na-realize, pwede pala to. Tapos, nung makita ko siya sa ano, sa market, first opening ng ano, Metro Caysano, nakita ko yung price ng ano, dragon fruit. Ang price ng dragon fruit is one piece nasa 900 pesos. Plus the mall. That was before. Ganito pala kalaki yung ano, ang price ng ano, ng mahal na mahal, di ba? So, doon nag-start, nag-interest na ako. So, minano ko. So, ito, napatiwangwang naman tong ano, tong place na to. So, kay father. Hiramin ko tong lutang ito. Kasi kay father ko. Sa kapatid niya, kay father. So, hiram ko, nag-put up ako ng ano, first wave, 100 post, 2019. Second wave, another 100 post, 2020. So, kaya yun. Eto na, nabuo na yung ano, dragon fruit farm ko. Gamit yung mga protein ano dyan, protein trees, ano na lang yan. Adds on na lang yan. What was your key driving force
to become an interviewee? Pinaka-ano ko, money matters. Money matters? Kasi, although empleyado ka, nakapix yung ano mo, nakapix yung sahod mo, di ba? So, kaya, sinasabi kong money matters kasi, once you have your own business, so may extra income ka, di ba? Kaya doon nag, ano, kaya doon talaga nag-push yung ano ko na magkaroon ng business. Na yung business na to, hindi masyadong malaki yung maintenance. Ayan, ano lang, pag naitanin mo siya, bayaran na siya, buhay na yan, tapos add ka na lang ng mga fertilizer kung may add ka, pwede rin organic, ayan. Continuous na yan. After 8 months, bubunga yan. Okay, di ba? After 8 months, may ano ka na, harvest ka na. Next question po. How did you come up with the name of for your topic? So, wala pa. Wala pa akong pangalan. Pinag-iisipan ko nga kung ano, yung pangalan ng ano ko. Pangalan ng YouTube account ko kasi servant. Yung una-una kasi kaya naging servant 'yun kasi nasa PNP ako. So ang motto namin is to serve and protect. So servant, di ba? Servant tapos gusto ko nito, servant talaga, di ba? Servant. Tapos servant break a farm, di ba? Parang ganyan. So, sana maging ano ganun. Kasi i-register mo naman muna. So far, wala itong pangalan. Pinag-iisipan pa lang. Next po is, how did you raise funding for your business? Yung fund, about funds. Actually, meron akong savings. Mayroon akong savings na starting point is nasa 60,000 na savings. So may 60,000 ako. Kaya nga yung una kong lagay ng posting nito is 400 muna kasi yun muna ang kayang i-accumulate ng 60,000. Kasi meron kang labor cost, materials, tapos itong mga panamim. So yun ang kinaya ng 60,000. So, doon yun ang pinakaano ko, 60,000. Savings yun, galing sa savings. Hindi ako nag-utang. Next po is, how did you build a successful customer base? Pag sinabing customer base, yung mga customer ko, di ba? Actually, nasa PNP kasi ako. So, yung unang sales ko, mostly sa PNP. So, marami akong friends na PNP personnel, post lang sa social media, tapos dito sa mga palibot. So, dun muna, hindi pa ako lumalabas sa pinaka-market. So, ang pinaka-market ko muna is yung community ko kung saan ako nag-work. Yun. Tapos, mga neighbor, friends, yun lang. Wala pa talaga sa sa market. Ganun lang. So, next is, how do you market your business and which strategies have been most successful? Yun na, sa social media. Tapos, diba ikaw, pinatikim kita, nagustuhan mo, na masarap pala yung dragon fruit. Kwento-kwento na rin. Yan. Pinaka-powerful na social media. Okay. Tapos, ginagawa ko siya ng content. Social media. Yung pinakaunang yung sa rooftop, sa YouTube. Yun nandun yun. Tapos, nakashare sa Facebook. Yun. Dun na. Pinaka-strategy ko, social media.
Next is, what kind of culture exists in your organization? And how did you establish it? Ano na? Saan ang nagarap kita sa... What kind of culture exists in your organization and how did you establish it? Culture? Culture exists. Culture exists? Nag-isino nyo. What kind of culture exists in my organization? Anda? Ano? Hindi ko. Hindi ko maano. Halita daw di. How many hours a day do you work on average? Dito. Ang work ko dito, ano, hindi naman talaga full, ano. Yung lagi ako nandito, hindi. So, meron akong tao dyan, yung narinig niya, yung interest ka ako. So, kapag free time ako, walang work, tapos pumapunta ako dito, morning or afternoon, nagko-consume ng mga 2 hours lang, maximum 3 hours. So, yan. 2 to 3 hours lang ako dito, tapos alis na. So, yan, dito bisita. Dagdala ko yung katal ko pag mga ganito. Pag may mga infected na flesh, ito, pinuputol ko. Ito. Yan. Hindi ko lang pinawa yung ano. Ganit pinatay dito. So, yan. Lakad-lakad lang. Ano po? Itong describe or outline your physical date po. Describe your physical date. Date? Dito? Date. Date? Describe. Describe po. Okay. Ano kasi ito? Ang ginagawa ko dito pag nandito ako, parang refreshment lang. Refreshment, yun. Parang, ang sarap sa pagkarandam na nakita mo yung farm mo, yan. Na nag-start ka sa prama, no? Sa konting, ano, tapos, eto na, malami na. Tapos, after 2 years, at 3 years, nag-harvest na. Pang ano lang to? Pang stress relief. Stress relief. Stress relief. Stress relief, yun. How has being an entrepreneur affected your family life? Na-influence ko sila. Gusto ko i-influence sila na. Actually, gusto kong ma-influence sila na sa farming, is a business. Meron kasing before, nung pag sinabing farming or farmer ka, pinakamahirap kang tao. Pero actually, pag may farm ka, so yan, pinaka-device, mga bata pa kayo. Sa farming, andito yung buhay ng ng tao. Nag-i-enjoy ka na, tapos, kikita ka. So, mas maganda itong maging part ng ng buhay natin na mag-farming kasi hindi naman tayo mabuhay kung walang kinakain, di ba? Opo. So, the best na yung bawat isa sa atin magkaroon ng passion about farming. Depende kung anong klaseng gusto mong passion, di ba? Kung yung passion mo is talagang ipulbas mo na maging negosyante or libangan lang or maging passion mo pa para magsaya ka, di ba? Depende sa sa niche mo, ano ba yung gusto mo? Hayop. Kasi maraming klase ang farming, di ba? So, sa hayop, sa tinanim, or sa mga gulay, di ba? Sa malaki. So, kung gaano kalaki yung business mo, na business farming mo, kung gaano kalaki yung site mo, location mo, ganun din kalaki ang kikitain mo. Unlike na mag-employment ka, you are stuck in the 8 hours a day in a fixed of salary, di ba? Fixed salary ka lang. So, tapos may pangarap ka, di ba? Yung pangarap mo, makabili ka ng sasakyan. Kaya mo ba yung kaya mo bilhin yung sa salary mo na
350 pesos a day. Ay, hindi, di ba? Eh, paano kung mag-asawa ka? Kaya mas maganda talaga, ano? Malaki ang, ano, malaki ang returns, no, pag nasa farming ka din. Although may risk, pare-pares lang naman. Pero paano kung ang passion mo nandun na, yung heart mo nandun na, di ba? So, continuous yan. Pwedeng umasenso ka, pwedeng umaman ka. And, maraming mga YouTubers ang gumagawa na nito na mga content creator about farming. So, ginaya ko na din. So, nagpa-farming ako, gumagawa ako ng content dito. Kasi ang laman ng channel ko is farming, Word of God, yan. Tapos, sub music. So, yan ang laman ng, ano ko, ng YouTube channel ko. Nakalagay lang yun sa playlist kung makikita mo naman yun kung saan yun. Ganun. What motivates me? Matanda na ako. Di ba? Kasi, once na matanda, pag tumatanda ka na, kailangan meron kang mapaglimaan. Yun lang naman. So, kung mamotivate ka, pag wala kang ano, wala kang, kasi ganyan, mga bata pa, pag mga bata pa, wala, ang isip lang yan, magliwaliw, mag-inom, kumain, mag-milk tea, mga ano pa yun, yung isa, pag-migilito, di ba? So, yan. So, pag nag-start ka na na, nagiging mature, you become, the more you become mature, the more you become, demotivated. Motivating ka talaga. Na, oops, ito yung gusto ko, dapat gawin ko na to. Kasi baka lumipas ang panahon, hanggang ano lang ako, pag-iisip, di ba? Gawin na. Once na may plano ka, gawin mo na. Para, kasi kung hindi mo ginawa yung plano mo, ang tawag dun, wishful thinking lang yun. Di ba? Hanggang pag-iisip ka lang. Isip lang. Wala yun. Dapat, pag once na nagplano ka, nag-isip ka, gawin mo, aksyonan mo. So, tapos, dapat, tama yun, may motivation ka ng pagpupunan. It's either family, yourself alone, or sa ibang-ibang tao, di ba? Yung boyfriend mo, girlfriend mo, asawa mo, di ba? Anak mo. So, yun. Yeah. So ako, ang ano ko dito is tumatanda na ako. Yeah. Tapos mabuti na lang yung wife ko, very supportive sa ginagawa ko. Kaya kahit asan ako, andiyan na. Kita nyo? Nagbibidyo pa yan. No? Diba? So, kaya ganyan, kamahal, ganyan ko kamahal yan. So, yan. Ano pa? How do you generate your ideas? Generate your idea, my ideas? Ayun, ano? Pareho naman, ano ba yung feeling ko kanina? Start lang naman ako sa ano? Pagtataka. Yun. Nagtaka lang naman ako, ano ba, ang tamang curious term lang? Na-curious lang ako dun sa, ano, sa dragon ko. Dun lang naman nag-start yun lahat. So, the rest is history. Di ba? So, yun. What is your greatest fear and how do you manage it? Greatest fear? Wala ng pera. What are your ideas? Sa farming? Sa farming. Yeah, ideas ko dito kasi graduate ako ng agriculture education. So, in-incorporate yung pinag-aralan ko dito sa property na ito. So, pulis ako. So, may pinag-aralan ako agricultural education.
po yung nag-to-apply, di ba? So, yun. Doon lang isa. How do you define success? Success? Success. And every man's success behind is a woman. So, that's my mind. Kilig effect. Hehe. Do you believe that there is some sort of pattern or formula in becoming successful? Formula? There's no such thing na formula pag ano sa entrepreneur para sa akin. Kasi although may formula, sabihin niyo nang may formula, hindi niyo naman ginawa. So useless yung formula. So ang pinakaano dito is your passion. Kung dapat may passion ka. So ano ba yung passion mo? Gusto mo ka lang yung gawin. Kasi kung puro ka lang naman formula, hindi mo in-apply talaga yung formula na yun. Useless yun. So it's better kung may formula ka talaga kasi may passion ka. That's the time na mag-work yun. Para sa akin. Diba? There's no such thing na exact na no, formula para sa akin. Yung nasaan. Passion. Kung nasaan yung heart mo. Very passionate. Very passionate. What has been your most satisfying moment? Satisfying moment? First harvest. Diba? First harvest. Tapos yung client mo is yung sa community mo. Sa work ano mo. Sa work community mo. As a police yun. Nagbibili sila, ina-appreciate nga yung ano mo, yung binibenta mo, satisfying yun. Kasi kung may binibenta ka, tapos yung community mo, hindi ka malang na-appreciate, tapos lalo na yung family mo, hindi ka hindi na-appreciate, hindi na-appreciate, ano yun, failure yun, di ba? Advice ko? Ano? Pinakadagas yung tapusin yung pag-aaral. Diba? Kasi pag sinatapos yun yung pag-aaral yun, tapos yung ano, kung saan kayo mag-i-engage, kung saan mo na anong entrepreneurship ang kukunin yun. Kasi ano kayo? May panlaban kayo, diba? Meron kayong diploma o sa other ano countries na certificate lang yun sa ating diploma pinakadabit yun talagang igwa, meron ka may naka cert you are certified na ano mag-engage sa entrepreneurship kasi may pinakararan na diba? Ang the best is finish the education and then may plano, ipus yan. Ipus. Kung mag-failed man, okay lang. Another step, di ba? Kasi ang tao, once nag-plano, mag-fail. Nag-stop na. Wala na. Although, kahit okay lang mag-fail. Di ba? Nag-step ka. Fail. Another step. Fail. Another step. Fail. Hanggang napansin mo, naiwan mo na yung mga failure mo, naiwan mo na. Ang nakita mo na is yung ano, yung success mo. Diba? Kasi, once meron kang ano, creativity, meron kang passion, you just move on. Diba? Sa passion mo. Hanggang nag-i-step ka, although may mga race, may failure. Ang failure kasi ano eh, part of success yan. Kasi hindi ka matututo pag hindi ka nag-fail. So, sabi nga yan, para sa akin eh, failure is the best education. Diba? Hindi lang yung education is the best. Diba? Meron ito, continuous process. Failure
is a part of success. Yeah. Kaya dapat, continuous lang. Kasama yun. Part yun. Parang yun. Kasi nakita ko na yun, ano, na malaki ang ano, malaki ang potential ng farming sa employment. Yan si Hitler tawag niya, ano, corporation. Sa farming, eh dapat sa mga bata pa, marami na rin akong kilala na mga bata pa na naging rich farming, successful. So, yung mga hindi pa naging successful, sigurado ko, after years, mga ilang taon, magiging successful din yan. Kasi bakit? Tinatry nila. Nagkakaroon sila ng knowledge. So, yun. The vision. Na, sa farming ang, ano, sa farming tayo magkagaya ko. Kung babalik ako. Kung naintindihan ko nung panahon, yung ito, yung farming, nag-farming na ako. Naintindihan ko yung farming, ngayon na lang. Nung naging matured ako, super mature. Kasi 44 na ako. Bukas 44 na ako eh. Dapat pala bukas kayo pumunta. For sure, hindi kayo makakapunta dito kasi wala siya dito ngayon. Tama sa skills yung ano, tawag dito, dapat hands-on ka. Diba? Ito, once pa ito na, ano, once pa ito na iniwan, diba? Naging, ano, naging tangis. Dapat hands-on ka. Pati na yung, para sa akin, ha. So, may nalit ka, hands-on ka sa farming mo, and, consider ko yung ano, yung patience. So, magkaroon ka ng patience. Kasi, hindi naman talaga yun agad-agad. Kaya nga, kung meron ka nung tatlo na yun, siguro para sa akin, so, yun muna sa akin yun. Kasi, maraming skills, pero kung wala kang knowledge, diba? Hindi ka hands-on. Tapos wala kang pasensya, wala. Yun ang para sa akin yung pinaka-importante. Ano? Kapag may free time, automatic, punta dito. Free time. Tapos pag kung wala naman time, call, text dun sa tao mo para ano, para malaman mo status ng ano, ng farm mo. Kasi kung hindi mo mamonitor to, wala, paksak yan. Sigurado ko pipis din to. What kind of culture is it? Sa culture kasi ng ano, ng organization namin, ano kami,
24 hours, di ba kami? 24/7. 24/7 na working here. So, yan ang isang culture sa atin. So, paano mo yun? Ano? Paano mo yun i-debrain? Kaya nga, sabi ko kanina, pag-point may time, kasi kita, ano mo, sa paano mo? O kung walang ano, kung walang, wala kang time, monitoring, protocol, text, di ba? Kasi, yung kultura ng trabaho namin, hindi mo na pwedeng baguhin yan. Pero yung sa farming, pwede ka mag-adjust. Diba? Mag-a-adjust ka. Diba? So, kung gusto ko talaga mag-focus dito, mas muna ako sa organization ko. Diba? Para makapokus ako dito. Pero ang pinaka-debit, farming, andito lang. Parang ang ginagawa ko lang dito, libangan ko lang ito. Yung farming. So, andun pa rin ako sa bread and butter ko na work sa team. Wala man ako multi-team. Ah, yun nga, pasundo. Parang ano? Ang ano ko dito, ang tao ko, ano yan, tinsinas ka tapos na. Pero hindi ko naman yung project na dito dito. Kaya ito nandito, para yun, lagi kang sabi. Para, magkakapay ba? Yung iba, magkakapay ba niya ako buka? So, wala na. Lagi na kapata, sa pwede. Kaya pag natigil ito, hindi na di ba? Hindi mo ako pa siya. Kasi pag binigyan mo yun ng ano, agad-agad, inubos mo na. Diba? Yung mode of payment mo kaya, binigyan mo na. Gastos-gastos mo. Tatamarin mo yun. Kaya kung lagi parang excited. May 500 ako pag gusto niyo buti. Salamat po sa live. Salamat po. Yes, picture na lang.